Ang topic natin ngayong araw na ito ay yung problema ng kalalakihan at mga paliwanag medikal sa kanilang problema. Itinapik ko po ito kasi minsan hindi nila maitanong or minsan hindi nila alam may problema na pala. Pero ito po yung pangunahing nagiging problema kapag umiedad. Una sa lahat, yung problema na hindi makasustain ng ereksyon ang lalaki or ayaw tumaas or tumigas ni Manoy. So ang tawag po dito, erectile dysfunction. Ang dahilan, merong mga sakit katulad ng diabetes, sakit sa kidney, sakit sa ugat. Tandaan nyo ho, ah, kailangan ng ugat, walang bara, naoperahan, problema sa hormones. Ipapaliwanag ko ho ang hormones sa testosterone mamaya. Or kaya may iniinom ng mga maintenance na gamot at hindi nyo po alam ay nagiging side effect ang pagkakaroon ng erectile dysfunction. Pero ilan lang po yan, itatanong natin sa inyong urologist. So pag-uusapan natin sa topic na ito, andropause, testosterone, at magbibigay ako ng mga tips. Alam nyo ba na yung ugat ng tao, pare-pareho yan mula sa ulo hanggang paa. Ang brain natin, 4 to 6 millimeters sa heart, 3 to 5 millimeters ang ugat. Dun sa ari, 1 to 2 millimeters. So kailangan walang bara ang ating mga ugat para hindi magkaroon ng erectile dysfunction. So kung ano yung problema sa puso o pag-aalaga sa puso, ganun din ho ang pag-aalaga sa ugat, sa brain at sa ibang parte ng katawan kasama na ho dun sa ari. Ngayon, alam nyo ba na ang pagkakaroon ng erection ay isang healthy sign? Kasi pag nag-e-erection o tumatayo si Manoy, ibig sabihin walang bara dun sa ugat ninyo, kasama doon sa ugat ng ari, ano? At ang erection, ang nagkakaroon ho ang kalalakihan, 3 to 5 erections habang natutulog. At mas mataas ho ang testosterone sa oras na alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kaya mas may erection sa umaga. Pero pagtungtong ng edad 40, bumababa ho ang testosterone. 1 to 2% kada taon. So paunti-unti naman ang pagbaba. Kaya nagkakaroon ng andropause. Ang andropause po, ito yung term na ginagamit ng mga researchers sa pagbaba ng testosterone. Pero matagal naman nga ang pagbaba. Sa babae ang tawag po menopause pag bumaba ng estrogen level o yung hormones. Ang dapat nyo rin pong malaman, halimbawa ba, nagbawas kayo ng timbang, tataas na ba yung testosterone o mas magkakaroon ng sex drive at erection? Opo. Yes. Kasi yung pagbabawas ng timbang, pagbabawas ng waistline o pagtanggal ng belly fat ay maaaring magpataas ng testosterone nito ninyo. So, bawat tao kasi may pubic fat pad. So, ibig sabihin kumakapal yung fats dun sa inyong, dun sa ibaba ng pusod pag umiedad. So, pag umiedad at tumaas po yung yung fat pad, yung ari ho, uurong papunta dun sa puson at liliit ang ari. So, kung gusto nyong mapanatili yung tamang o dating laki ng ari nung payat pa kayo or nung teenager kayo, dapat iwasan po ang belly fat o yung paglaki ng tiyan. Ang testosterone po, para sa kaalaman ng lahat, ito ho ay ginagawa mula dun sa testicles o itlog at dumadami pag nagbibinata. Pero bumababa na nga sa edad 40. Ito ho yung hormone na nagpapalaki ng boses, nagpapalaki ng muscle. Ito rin po yung dahilan kaya merong erection. Tumutulong din ho ito sa paggawa ng RBC, yung siyang nagdadala ng oxygen dun sa inyong buong katawan. Kaya nga pag umiedad, pag maedad ng isang lalaki, minsan nagkakaroon din sila ng mild anemia pag mababa na rin yung testosterone. Pinakamataas na level, nabanggit ko nga, between 6 to 10 a.m. Kaya kung ang urologist nyo nag-request ng blood test, gawin ho ang testosterone test before 9 a.m. Kung saan nandun pa ho yung mataas na level ng testosterone. Sasabihin nyo dun sa laboratory. Bakit bumababa ang testosterone sa kalalakihan? Kasi maaring sa lahi o sobrang bumigat ang timbang, umiedad na, o kaya puyat. Ano naman po ang andropause?
Ito yung hindi makagawa ng sapat na testosterone na ang katawan. Ano ang epekto nito? Pagkawala ng gana sa sex, impotence o walang kakayahan, madaling mapagod, malungkutin, papayat at nagpapahina ng buto at minsan nga mild anemia. Ano ho ang solusyon para mapataas ulit ang ating testosterone? Una sa lahat, sabi nga ng European Urologic Association, ang sabi nga ng European Urologic Association para mapataas ang ating testosterone, palitin po ang ating belly fat or puson o ang paglaki ng tiyan. Meron din yung mga problema para sa ano ba yung kakainin? O ang tanong lagi, ano ba yung pinakamagandang diet o sexual enhancement diet para magkaroon ng gana sa pagtalik? Ang masasabi ko ho, kailangan yung heart healthy diet o yung mga Mediterranean diet o yung mga vegetarian diet. Kung ano ho yung bagay sa ating puso at brain, yun din ho yung pinakamagandang kainin para magkaroon ng organahan sa talik. Another tanong po, kaniho ako magpapatingin? Kailangan ho, pag lalaki, magpapakonsulta tayo sa isang urologist. At maaaring makatulong din ho ang mga psychologist o sex therapist kapag may problema sa sexual dysfunction o yung mga erectile dysfunction. Titignan kung okay pa ba yung daloy ng dugo, yung pagbabago ng hormones, kaya nga nabanggit ko yung testosterone, yung nerve o ugat, at yung mental health ng isang tao. Dahil nakaka-apekto ito lahat. Meron ho mga gamutan, maaring resetahan kayo ng tableta ng inyong urologist. At bago ho kayo gumamit ng mga over-the-counter o nabibili sa botika, itanong ho muna ninyo sa inyong urologist. Kasi alam ko ho, maraming bumibili nito. Pero maganda itanong ho muna o ikonsulta kung nababagay sa inyo sa inyong urologist. Ngayon, para hindi magbara yung ugat dun sa ari. Ito rin ho yung pinapayo natin, kung ano yung pinapayo sa puso. Kailangan normal ang level ng cholesterol sa inyong dugo, normal ang presyon ng dugo, normal yung asukal sa dugo, hindi naninigarilyo, mag-e-ehersisyo every other day kahit 30 minuto. Tamang timbang, tamang laki ng bewang, Mediterranean diet o vegetarian diet, iwas sa sobrang alak. At sinasabi rin natin maganda meron ho tayong tamang pag-iisip. Baka kailangan ng counseling, alisin yung stress o kaba, at sapat na tulog. Yung premature ejaculation naman, ito yung hindi ma-control yung paglabas ng semen. At isa rin ho itong dahilan kaya nagkakaroon ng erectile dysfunction. Pero for another topic ho yun. Ang dahilan ho nito, stress, depression, anxiety o kaba, guilt at problema sa relationship. Tinalakay ko po ito dahil yung mga susunod kong topic, ito ho yung basihan o ito ho yung basic na dapat nating malaman kasi nagiging problema ho ito ng mag-asawa. So, marami rin tayong mga maling kaalaman tungkol dun sa mga maling paniniwala. So, itatopic ko rin ho ito dun sa mga susunod. So, abangan pa ho ang mga susunod kong video. Salamat po.